kung mayroon na bagong ideya na naipasok ang Panginoong Jesus sa religiosity ng mga Israelites, yun ay ang kagandahang loob, kabaitan, at pagiging maunawain. Napaka-relihiyoso ng mga Israelites at sa hilig nila sa kanilang religion, ay nakalimutan nila kuminsan maging mabait sa kapwa. Nagkaroon sila ng mga bagong idols. Kung galit na galit sila sa idols, meron silang hindi napansin na idols. And these are religious traditions, and these are the very strict and traditional reading of Scripture na taken out of context madalas dahil napakatagal din naman ang history ng Israel mula nang sinulat yung Old Testament hanggang New Testament ay daan-daang taon ang nagdaan. Libo pa nga kung tutuusin ng pag-aaral ng ibang mga scholars. Kaya maging ang mga scriptures nila na ginagamit noong panahon ng Panginoong Jesus ay maraming napakatanda na at yung mga original na ibig sabihin at gamit ay hindi na totoo sa buhay nila noon. Naging malupit tuloy ang maraming interpretation at pag-a-apply nito at yun ang itinuwid ng Panginoong Jesus. Ang pag-aaral natin ngayon, kasihan tayo ng Panginoon, ay pinamagatang kindness over religious ordinance. Kabaitan, kabutihan sa kapwa, higit kesa sa pagiging relihiyoso. Salamat Ama dahil kayo'y Diyos na mabait. At nais naming patuloy na madama ang kabaitan ito at maipadama rin sa aming kapwa. Turuan niyo kami kung paano magkakaroon ng balancing buhay between tradition, between religiosity, and kindness to people, even to ourselves. Sa sandaling ito, humihingi kami ng paglilinis. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. At gawin niyo kami, Panginoong, karapat dapat na tumanggap na inyong pagtutuwid, paggagamot, pagpapaliwanag. Gamitin niyo po ang inyong mga salita. Gamitin niyo, Ama, ang mga kasaysayan na nandito sa Biblia para kami makalaya at maging mapagpalaya rin sa aming kapwa. Allow us not only to feel and know your kindness, but also to be channels of the same kindness to other people. Ang hiling namin, Ama, kayo po ang maging tunay na tagapagsalita at tagapangaral. Let your voice be heard by all. Use your servant only as your instrument. Heal us, empower us, guide us. In the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior, we thank you, we praise you, and we ask all this. Amen. Kindness over religious ordinance. John 7, 14 to 15. When the festival was about half over, Jesus went into the temple and started teaching. The leaders were surprised and said, "How does this man know so much? He has never been taught." Kilala ng mga tao, mga kababayan ni Jesus, ang background nitong si Jesus. You know, they had a very small country and they lived in very small villages where everybody, nearly every, knew everyone else. At nagtaka sila. Hindi naman ito nag-aral sa napakatataas sa mga paaralan. Hindi naman siya nagkaroon ng mga private tutors tulad ng ibang mayayaman. Bakit ang runong-runong niya? And here at once, we know that great spiritual knowledge is revealed by God, not taught by men. Ang mga matataas at matatayog na bagay ay ipinagkakaloob ng Espiritu ng Diyos. Hindi ito na pag-aaralan o na ituturo ng tao sa kapwa-tao. At agad-agad, merong leksyon para sa atin, mga kapatid. Open yourself for spiritual revelation. Kailangan nakabukas ang ating isip, nakabukas ang ating puso para sa mga pagpapahayag at mga kaloob ng Diyos na lumalampas sa human mode of instruction. Pero kung laging makitid ang ating isip, lagi nating nire-reject agad yung hindi natin madaling maintindihan, hindi tayo magiging bukas para tumanggap ng mga higit lalong mga pagpapala, pagtuturo, pagtutuwid mula sa Espiritu ng Diyos. We need to have a healthy level of openness so that more and more could be revealed. Because the will of God for us is that we should change from glory to glory.
Kung ang alam natin doon sa Diyos, ang pagkaunawa natin sa salita ng Diyos ay kamukha pa rin ng pagkakaalam natin 20 years ago, 15 years ago, 10 years ago, or 5 years ago, na wala man lang nag-improve, na-develop, lumalim, ibig sabihin, hindi tayo nag-grow. At yan kuminsan ang problema. Ang daming mga nagtatanong sa akin sa Facebook, pwede na po ba akong lumipat na ibang church? Sawang-sawa na po ako. Wala na kaming iba pinag-aaralan. Yun at yun at yun at yun din. Pare-pareho. So, hindi nag-grow. Dapat nag-grow tayong lahat. Pero para mag-grow, para lumago, dapat bukas ang isip. Kumisan handa kang magulo ng kaunti. Dahil mula doon sa alam na alam mo na, siguradong sigurado at secure na secure, macha-challenge ng another reading, another angle, another interpretation. Hindi ka dapat allergic doon at tatawagin mo agad na demonic dahil bago o kakaiba o dahil hindi mo maintindihan. We don't have to overprotect God's truth because God's truth will always prevail. Willing ka na pakinggan ng isang makakaiba o bagong anggulo ng paliwanag at limilimiin, suri-suriin. Kung hindi maintindihan agad, hindi naman kailangang magpasya ka na tanggapin o i-reject agad yun eh. Pwede mo namang isa-isang tabi at pag nagkaroon ka na lang kakayanan na maunawa yun ay saka mo na lang uli balikan. Do not reject anything that you don't understand because you might be denied spiritual and mental growth. Siyempre, hindi rin naman natin basta-basta nilululon, tinatanggap ang anumang bagong dating dahil baka nga mali. Suriin, pero withhold judgment. Pero ang lahat ng lalago ay yung handa na magbukas ng isip para ito ay lumago. Verse 16, Jesus replied, I am not teaching something that I thought up. What I teach comes from the one who sent me. If you really want to obey God, you will know if what I teach comes from God or from me. If I wanted to bring honor to myself, I would speak for myself, but I want to honor the one who sent me. That is why I tell the truth and not a lie. Didn't Moses give you the law? Yet none of you obey it. So why do you want to kill me? Itong John ay napaka-developed ang theology. Hindi laging madaling pag-aralan. Mas maraming mga salita, mga discourses, hindi lagi yung mga action stories tulad sa ibang gospels na napakadaling maintindihan. Pero napakahalaga na unawain ito. Yung mga ideya, yung mga philosophies involved, yung mga sinasabi ng Panginoon as shaped, interpreted, and developed by the writer of John, dahil by that time, AD 90 to about AD 100, mas luminaw ng luminaw na sa kanila kung ano ang mensahe ni Jesus. But what do we see here? People judge others who do not and cannot obey religious laws that they themselves do not and could not obey. Napakahigpit ng mga Israelites sa mga nakalalabag sa kautosan, hindi nakasusunod sa mga ordinansa. Pero sabi ni Jesus, kayo rin naman hindi nakakasunod. At kung sakali man na nakakasunod kayo sa ordinansa A, ipinagbibilitan nyo at kinuhusgahan nyo, hindi nakakasunod doon. What about yung ordinansa B? Nasusunod nyo ba? Kumisan, nasusunod nyo lang yung ilan, pero yung iba naman din nyo rin nasusunod. Magkakaiba lang ng weaknesses, magkakaiba lang ng pagkukulang ng mga tao, pero sabi niya, lahat kayo, hindi naman nakakasunod, kaalaman naman kayong mga kung sino. At sabi niya, bakit nyo ako gustong batayin? Hindi rin naman kayo nakakasunod sa law, tapos pinagbibintangan nyo ako na hindi sumusunod. Because by that time, it was already becoming more and more clear to people that there were many traditions and enshrined and institutionalized teachings that Jesus was changing in terms of application so that the religious institution would be kinder and nicer to people. Kaya gusto siyang patayin sa pangunguna ng mga religious leaders. Verse 20, the crowd replied, you're crazy. What makes you think someone wants to kill you? Ipinagkaila pa nila. Verses 21 and so on.
Jesus answered, I worked one miracle and it amazed you. Moses commanded you to circumcise your sons. But it wasn't really Moses who gave you this command. It was your ancestors. And even the Sabbath, you circumcised your sons in order to obey the law of Moses. Why are you so angry with me for making someone completely well on the Sabbath? Don't judge by appearances. Judge by what is right. So ang background ng conflict, nagpagaling ang Panginoon ng isang may sakit sa araw ng pangiling sa Sabbath na ipinagbabawal ng kautusan ayon sa kanila kautusan ni Moses na gumawa ng anumang bagay kahit pa nga mabuting bagay. At meron dito isang napaka shocking revelation that came from the mouth of Jesus. Sabi niya, sabi ninyo, iniutos ni Moses ang circumcision ng mga batang lalaki. But it wasn't really Moses who gave you this command. It was your ancestors. Ang paniwala ng lahat at ang itinuturo ng lahat ng mga verses ng Old Testament was it that Moses who commanded circumcision. Now, Jesus brings us to another level of understanding and even tells the Israelites who have forgotten the truth that it wasn't really Moses, but their ancestors. So, ibig sabihin yung mga kine-claim nila na Moses said this, Moses said that, is that always reliable? Dahil maaari na ang mga ancestors nila ang nagpauso nitong tradisyon na ito, at para ito magkaroon ng kapangyarihan at sundin ang lahat, sinasabi nilang, sabi ni Moses, sabi ni Moses. Here from the very mouth of Jesus, he says, it wasn't really Moses who gave you this command, it was your ancestors. At sabi niya, hindi lang yon. Nagsi-circumcise kayo ng mga bata kahit Sabbath para masunod niyo yung regulasyon na on the 8th day, technically, dapat ma-circumcise ang bata. So pagka lumaglag o natapat ang 8th day sa Sabbath, binibreak niyo yung law of Sabbath para sundin niyo naman yung law of circumcision na hindi naman si Moses ang may bigay, kundi ang mga ninuno niyo lamang. So ang sinasabi dito ng Panginoon, pinagsasabong nyo ang mga verses. One verse kontra sa isang verse, pumipili lang kayo kung ano mas gusto nyong sundin. Pagkatapos, ang init-init ng mata nyo doon sa mga ibang may hindi nasusunod na nasusunod nyo. So niya, huwag kayong nanguhusga doon lang sa nakikita ng mata na nagpagaling, hindi dapat magtrabaho ng Sabat. Sabi niya, manghusga kayo ayon sa katuwiran. Don't judge by appearances, but judge by what is right. Huwag niyong sabihin, maling maghimala, maling magpagaling ng Sabat kasi sabi ng law ay mali. Pero ang tingnan ninyo, mali ba na magpagaling ng tao kahit anong araw? Mali ba na magpaginhawa ng may sakit? Ano mang araw mapatapat yun? Sobra kayong technical. Ang inaatupag nyo lang ay yung technical law na do's and don'ts. Nalilimutan nyo na maging mabait. Nalilimutan nyo na kung anong tunay na mahalaga sa tao. Hindi lang yung technical law, kundi yung ano ang naidulot nitong ginhawa at kabutihan sa buhay ng tao. So according to Jesus, though it had always been attributed to Moses, circumcision was not really from Moses. Isang napakalaking institusyon niya na nabasag bigla sa isang iglap. At mula mismo sa Panginoong Jesus, nagsabing, hindi naman si Moses yan eh, kahit yan ang pinaniniwalaan nyo. So nagkakandarapa kayo, halos mamatay kayo sa pagsunod niyan, dahil akala nyo, sabi ni Moses, eh ako nga nagsasabi sa inyo, hindi nga eh. Kaya makakarating tayo mga kapatid sa isang tanong. Sa panahon natin ngayon, ano-ano pa kayang mga katuroan ang pinagpapakamatayan nating sundin? Yung pala nilikha lang ng mga ninuno at hindi naman talaga galing sa mga tulad ni Moses. Tulad na lang ng institution of circumcision is one of the biggest institution in the cultural and spiritual life of Israel. And yet, Jesus says, it's not from Moses, it's only from your ancestors. Kala nyo lang, o pinagmukha lang na galing kay Moses. Gaano kaya karami sa mga hirap na hirap tayong sundin ang hindi naman pala dapat talaga paghirapan?
ipinaglalaban natin, nagpapakamatay tayo sa pagsunod o pumapatay tayo. Tapos yun naman pala, sasabihin lang ni Jesus, kung pwede lang tayong kausapin ngayon, eh hindi naman si Moses ang may sabi niyan eh. So kung nakakalito, dahil hindi na naman natin kayang suriin lahat kung alin ang galing kay Moses, alin talaga galing kay Elijah, alin talaga galing sa Diyos, o alin lang yung sabi ng mga priest na sabi ng Diyos para masunod agad, pero sila lang pala ang may gusto noon dahil pwedeng-pwedeng mangyari yon. Kung nakakalito, anong dapat natin gawin? Sabi ni Lord, madali, don't judge by appearances. Judge for what is right. Ang paandarin nyo ngayon ay tanungin nyo ang inyong sarili, mabuti ba o masama? Makakabuti ba sa akin o makakasama? Ano ang idudulot sa tao kung i-apply natin itong kautosan na ito na hindi naman tayo sure na sure pala kung si Moses nga bang may sabi? So, ang magiging mo ngayong pamantayan ay nakabubuti ba? Mabuti ba? Ito ba ang gawang mabuti para ito'y i-implement sa paghuhusga natin sa kapwa, sa pagdidisiplina, sa pagpapa-implement ng kung ano-anong mga kautosan, ang sa tanong mo, nakabubuti ba sa ating lahat ito? Nakabubuti ba, lalong-lalo doon sa tao that we are concerned with? O nagiging technical na lang tayo na masunod lang natin yung sabi ng verse kahit na tayo maging malupit, kahit na tayo hindi maging mabait, kahit na makasama sa buhay ng tao ngayon. Tulad ng, kung susundin yung utos about the Sabbath, makabubuti ba talaga doon sa may sakit na ipagpaliban pa ang paggaling niya? Kung hindi pa siya pinagaling ng Panginoong Jesus noong araw na yun, eh bukas ba talaga magkikita pa sila para magawa yun? O mapapabayaan na siya buong buhay at hindi na siya magkaroon ng pagkakataon? Mabuti ba na harangin ang gawang mabuti sa oras na ito para lang sundin ang isang technicality? O gawin na ngayon dahil merong makikinabang? Sabi ni Lord, huwag kayong palibang. Pag nalilito kayo, tingnan ninyo kung makatwiran. Huwag nyo lang tingnan yung appearances, yung form. Can you imagine that circumcision was from the Israelite ancestors? That it was from tradition only? Isang idol na binasag ni Jesus. At syempre, may isa pa siyang idol na binasag. The idol of the Sabbath. Dahil talaga namang ipaglalaban ng mga Hudyo ang Sabbath. At magpahanggang ngayon, maraming conservative Jews, pag kami kapwa sila Diyo na nagtatrabaho pag Sabbath, binabato nila hanggang ngayon. Subukan mong umarkilan ng sasakyan o mag-taxi, lalo sa mga conservative districts ng Jerusalem, during the Sabbath, babatohin nila yung taxi kasi nagagalit sila sa driver na bakit pumapasada ay Sabbath. E paano ngayon kung papasada yung ambulansya? Halimbawa, technical ka, dapat sundin ang Sabbath. E meron ngayon nagkakaroon ng seizure, nagkaka-heart attack, kailangan dali sa ospital, kailangan magtrabaho yung driver ng ambulansya, papayag ka or not. Kung religious leader ka, baka hindi. Eh pero kung nanay mo yung nangingisay, payag ka to break the Sabbath? Yan ang point ni Jesus. Ang gawin yung patakaran, pamantayan ng paghusga sa tamang gawin o hindi, eh, makabubuti ba? Hindi yung dahil lang sabi ng ganitong letra, sabi ng ganitong verse, sabi ng ganung paragraph, kahit na ang maging bunga sa'yo ay magdusa ka, maghirap ka, masaktan ka, sundin natin ito, yun ang binasag ng Panginoong Jesus. Yet the Jews broke the Sabbath just to circumcise boys on the eighth day. Kaya pinapakita ng Panginoong Jesus, kunwari pa kayong hilig-hilig sa Sabbath, pero ang circumcise din naman kayo, kasi may iba naman kayong panghahawakan na tradisyon. Tradisyon na ni hindi naman ang galing kay Moses. Kaya sabi niya, bakit ngayon kayo magagalit sa akin at gugustuhin niyo akong patayin? Dahil lang meron akong pinagaling ng Sabbath. Dahil alam niyo ba, no Old Testament, pinapatay talaga yung nagtatrabaho sa Sabbath. Meron nga isang batang lalaki nangangahoy, nahuli nilang nangangahoy, araw ng Sabbath.